Okay, good evening po sa inyong lahat. Sure. Ayan, may ipapakita po akong sample ng aking Utype part na very short, 18 inches. Kailangan ko lang plantyahin yung tuktok ko para ano, mag-fit yung Utype. Ready ko lang yung plancha. Siyempre dahil dito lang ang U-type part. Daday, yung suklay ko, day! Dinala mo na naman dyan. Ano pala? Ano? Lia. Tingnan mo to. Ito yung ano, yung corset na ginawa ko, tapos pinagawang U-type. Ito short hair lang to eh, 18 inches lang siya. Pinibraid ko lang yung buhok ko sa ilalim para hindi sila magsama. So yan ang kailangan mo lang dito, yung tuktok mo. Yan ang kailangan mong itago. Okay. Naksa ko yung plancha pero hindi pa siya nakabukas. So, ang kailangan mo lang dito pag nag-U-type ka, eto lang bangs mo. Pwede mo nang itago yung hair mo sa ilalim. Kasi, yung U-type kasi pang top. Grabe yung buhok ko. Parang walis tambo. Ayan. Paplanchay muna natin yung walis tambo. Minupainit ko pa yung plancha ko. Watch ka. Ito yung ating U-type part na ano. Yung tsura ng buhok. Ayan. Bayan. Ito yung small U-type part. Ayan, pasadya to. Talagang ganito talaga si Mami magpagawa. Talagang maliit lang yung column niya. Ayan. Ganda ng color ng buhok. Oh. Ganito ang gusto kong kulay. Napakasimple lang. Nakaka-virgin. Ayan. Di rin naman magbe-blend sa buhok ko. May pa-plancha-plancha pa ako. Grabe, hindi na ma-plancha yung buhok ko, di ba? Nakulayan ko na ng ash blonde yung ano. Yung buhok. Yung blondie na na-bleach ko, ash blonde na siya. Huwag na nga mag-crunch. Sira. Ayan. Ipakita ko na lang kung paano i-apply yung U-type part. Dapat ganyan yung buhok mo. Naka-U din. Okay yan, di ba? Naka-U. Dahil U.
Nasira po ang makina ko. Yung mga nagpadala ng buhok dito na ipapa-web hair, pakiantay lang po. At ang makina ko po ay dadaling ko pa sa... ay nasa pagawaan pa po. At nawala siya sa timing. Ayan. Yung bobbin case ko, medyo nagkaroon ng problem. Kaya pinadala ko po sa pagawaan. Ayan. Ito na yung Utype part. So, hindi mo na kailangang mag-tisay yung very short hair. Ayan, kailangan ganyan yung tali mo. Kasi nakayo siya. Ito yung pattern niya, yung hair mo na mismo. So, ilalagay mo lang siya dito sa top mo. I-clip mo lang siyang ganyan. And then, yung side, sa side mo lang din. Ayan. Hanapin mo yung fit ng buhok para hindi sila bumukol. Ayan. So, konting-konting minuto lang at ang ganda-ganda na ng buhok ko. Ito kasi, yung buhok ko, hindi sila match eh. Kaiba sila ng kulay. So, yan. Kunyari may highlights na lang ako. Ayan. Kailangan masikip yung ano. At nasa ayos talaga yung pagkaka-apply mo ng U-type. Ayan, may highlights na lang ako, kunyari. Ayan, kunyari naka-highlights. Diba? Ayan, pwede na to. At ayoko nag-plancha ng buhok ko. Ayan! At naka-U-type part na ako. Medyo maliit yung pagkakahawi ko. Okay? Ayan, dahil ang buhok ko kanina ay maikli masyado. Ayan, di nakikita yung U-type part. Basta medyo lalagyan mo lang. Manipis na yung tuktok ko. Wala na akong may tatago doon sa buhok. Ayan na. Naka-U-type part. Ayan. Sobrang bilis lang. Sobrang dali mo lang ilalagay ang U-type part sa iyong hair. At bonggang-bongga ng iyong pagkahaba. Ayan. Takip na takip yung ano. Ganda ng buhok. Ayan, di ba? Supernatural look. Dito na side. Ayan na. Parang wala akong U-type part. Parang naka-natural lang akong buhok. Ayan. Pang-pa-volume lang to ng mga buhok yung may maninipis. Ayan. Oh, wala din kita sa side. Ah, diba? Buwagag lang yung buhok ko. Ayan, baby. Oh. Ayan. Sobrang dali lang po gamitin ang ating U-type part. Ayan, kunyari, naka-highlights ako. Ang ganda ng buhok. Medyo manipis lang kasi yung pinagawa ni mami, kaya ganyan, manipis lang. Pero kung magpapagawa kayo ng U-type part, be, come there, mama. Ayan, diba? Di mo na kailangan mag-taste na maikli ang buhok mo. Kung sobrang ikli niyan, kayang-kaya ng takpan ng U-type part yan. Lalo kung same kayo ng color. Ano, be? Alin? Ay, hindi yung sticker. Sided tape yan. Doon kay papa. O, sige. Ayan. Ang sample ng ating U-type part. Kailangan maayos niyo lang yung pagkakalagay niyo para hindi siya, hindi naman siya basta-basta malalaglag. Ayan. Hindi po siya basta-basta malalaglag na pag winasiwas mo yung buhok mo, malalaglag siya. Hindi po basta-basta malalaglag ang U-type part. Ayan. Dry na dry kasi yung aking hair lalo.
kunyari naka-highlights lang ako. Ayan, hindi po nakikita yung Utype part. Kasi lalo kung maayos mo yung pagkaka-apply ng Utype part sa iyong hair. Ayan. Blanding-blanding pa rin pala yung buhok ko. Okay, ito pong sample ng ating Utype part na 18 inches. Pag nag-order po kayo ng Utype part or clip, hindi po tayo body length. Inches lang po tayo. Hi, Be! Aurora! Ayan, may bago akong inano ngayon kasi Utype part to, Be. Pang top. Andito siya nakaganon, oh. Ang galing kayong buhok ko. Ayan, napakadali lang po niyang ilagay. At madali lang din siyang tanggalin. Ayan. Ito lang yung buhok na nilabas ko. At ako'y kalbo. Ayan. Sobrang dali lang po niyang gamitin. At matatakpan na kaagad ang iyong short hair at manipis na buhok. Yan ang sagot. Utype part. Pag manipis ang buhok mo, hindi mo kailangan ng makapal na Utype part. Kasi dapat ano lang. Dapat manipis lang din. Dapat manipis lang din yung ilalagay. Para ano, para hindi obvious na ano, na fake yung buhok. Ganun. Yan. Kagaya ng buhok na to, manipis lang yung buhok ni Mami. So kaya manipis lang din ang pinagawa niya sa akin. Hindi niya kailangan ng makapal na hair. Ayan. Dito nyo lang siya ilalagay sa side. Hanapin yung fit ng buhok. Para hindi siya, ayan o. Kung nakikita nyo, wala siyang bukol. Parang head ko lang din siya. Ayan. Ayan. Nag-fit siya ng kusa. Pero syempre, hanapin nyo pa rin yung bilog ng ulo nyo para hindi sila magbukol. So, yan. Kahit mag-ponytail ka lang ng konti dito sa tuktok mo, hindi naman siya masyadong obvious talaga. Mag-hairstyle ka na lang. Ayan, kunyari, ganyan-ganyan lang. Basta matakpan mo lang yung ano niya, yung panel. Ayan, ang ganda po ng buhok na ito. Bagsak siya. Bukas ito ng bata. At saka manipis ang hibla. Ayan, Utype part lang po yan. Magandang ma-order nito yung ano, yung pa-color siya ng buhok mo. At saka ka-texture ng buhok mo, kung anong bagsak ng buhok mo, yun ang ilalagay sa kanya. Super ganda. Everyday iba-ibang mukha. Iba-ibang buhok. Ayan, yung mga gusto magpagawa ng Utype part at kung kayo may mga buhok na. Ayan. Ang cute. Ang cute po ng hair. Ayan. Isung ko na lang para makita nyo yung ano. Yung pag-ikot niya sa inyong head. Ayan, ganyan lang siya. Ganyan lang siya sa inyong tuktok. Ang ganda ng color. Ayan. Gusto ko yung gantong kulay ng buhok. Napaka-simple lang. Sinalagay nyo lang siya sa tuktok nyo. Ayan. Para kayong nag-apply ng clip. Pero ang pagkakaiba nila sa tuktok siya. Tapos all in na yon, fix na sila sa baba. Hindi po siya full head ah. Hanggang dito lang siya. Kasi merong Utype part na talagang naitatago nyo yung buhok nyo. Bubukol po kasi yon, hindi siya fit na kagaya nito na makinis. Flat na flat. Hindi siya ganito, hindi kagaya ng ganito yon. Super. Ito kasi, yung hubog pa rin ng ulo nyo ang ibibigyan niya sa inyong shape. Hindi siya magbabago. Ayan. Utype part. Ang ganda. Ganda ng buhok na to. Kasi yung dulo niya nag-aano.
yung dulo niya nag nagwe-wave ng kusa. Ayan. 'Di ba? Tingnan niyo 'yung noo ko, paliparan ng eroplano 'yan. Okay, yan po ang ating U-type part at yung kung sino man po ang gusto magpagawa, mag-PM na lang po sa akin para magawan ko po kayo. Ayat, meron naman po tayong mga available na buhok dito. Ayan. Yung mga nagpagawa po ng ano ng mga ipapa-wet hair, yung makina ko po ay may problema na doon po sa pagawaan ngayon. So hindi po ako makagawa ng mga ano ngayon. Ito lang kasi isang makina ko. Kaya ako nagawa to kasi straight lang yung tahi. Kasi yung isa kong makina na doon po talaga yung stitches ng lock ng aking wet hair. Kaya hindi ko malalock doon sa isang makina ko na straight lang ang tahi. May sigsag yun, kaya lang nababalian ako ng karayom. Kaya ayoko na magtsaga na putol ng karayom. So ayan ang U-type part natin. Maganda siya kung makapal. Diba? May U-type part ako noong nakaraan, sobrang haba. Ito naman, pasadya lang to kasi manipis yung buhok ni mami, kaya ganito lang talaga yung gusto niya. Ganda ng buhok, oh. Ngayon, ganito kaganda yung buhok ko ng virgin pa. Ngayon, di na siya virgin. Ayan. Overuse na siya. Ayan, kaya ganyan na yung tsura ng buhok, parang walis tambo. Okay. Yung mga naka-avail ng mga hair clip dyan, pwede nating i-U-type part yung inyong mga hair kung gusto nyo. Magbayad lang po kayo ng labor fee. At yung may mga hair na dyan na gusto magpa-wet, pa-wet hair at ipagawang clip or pagaya nito, U-type part, mag-PM lang po kayo sa akin. At agad ko kayong tutugunan. Yung mga nagpatahi ah, na-announce ko na po at na-PM ko na rin po sa inyo na ang ating makina ay wala dito. Nasa pagawaan na po. Pero sana kung may bangsa ako kasi panot eh. Ayan. So cute. Cute-cute ng hair. Ayan yung color niya. Ang ganda. So, yung ganito kulay, wala man lang kasing magkukulay sa akin. Ayan o, super shiny ng buho, kahit nakulayan na siya. Hot dyan o, hot. Okay. Yun lang po ang ating live. Pinakita ko lang yung sample ng ating wet type na U-type part na short. Okay, 18 inches lang po ito. Wala pa siyang bra length. Ano lang siya sa upper boobs. Okay. Mag-PM na lang po kayo kung gusto nyo mag-enquire kung paano po ang process natin ng paggawa. Okay, thanks for watching.